Alright mga kaibigan, dumako ko na po tayo sa pinaka-abangan ako, inaabangan ko rin to, Chico. I'm a fan of this new segment, diba? Ang ating pinamagatang Liham kay Kuya Chico. Magandang umaga. Narito na tayo sa isang portion na pinamagatang Liham kay Kuya Chico. Ang Liham po na matutunghaya natin ngayong umaga ay nanggaling kay Bill. Wala pa. Sorry! At ito ang sabi niya sa kanyang Liham. Dear Kuya Chico, itago mo na lang ako sa pangalang Bill. 42 years old na ako, pero madaming nagsasabi na mukha akong mas bata. Parang 41 years old lang daw ako. Mas bata naman eh. Kahit medyo may edad na ako, single pa rin ako. Nagkakaroon ako ng mga girlfriend pero hindi tumatagal ang mga relationships ko. Minsan umaabot lang ng 4 weeks, minsan 1 month, at minsan 2 weeks and 14 days lang. Wow! Alam kong ako ang may problema kaya hindi nagtatagal ang relationships ko. Naka 15 na shota na ako. Imposible namang lahat sila ang may mali. Kaya naisip ko nang humingi ng professional help sa isang psychiatrist. Magaling na psychiatrist si Dr. Manalo. Caring siya sa patient, empathetic siya sa patient, at patient siya sa patient. Kasi nga, mapagpasensya. Okay. Ibang doktor, mainit ulo eh. Madami ng taong natutulungan o natulungan sa psychological problem si Dr. Manalo. Sabi nito, ayan na yung Liham kay Kuya Chico, the fuck? Tane, ito, ano ba? Ano ba? Moving on. Madami ng taong natulungan sa psychological problem si Dr. Manalo. Kilala siya bilang isa sa pinakamagaling sa field niya. Sayang nga dahil hindi siya ang psychiatrist ko. Napunta ako sa isang psychiatrist na walang kwenta. Alam kay Dr. Manalo na. Nagpakilala. Nagpakilala siya bilang si Dr. Jerome. Saan ka naman nakakita ng doktor na first name ang gamit? Oo nga na. Oo nga. Dr. Jerome. Nagduda ako pero tinuloy ko ang therapy. Gumas. Hindi mo nakasaad kung paano siya napunta ron? Hindi. Gumas. Gumas. Nainis ako parang na-misplaced lang siyang doktor. Gumastos ako ng libo-libo, may butal pang hundreds. Pero mukhang piniperahan lang nung psychiatrist ko ang mga pasyente niya. Pare-pareho lang ang sinasabi niya sa lahat ng pasyente. Ang mga nire-reseta niya ay 2 bote ng gin. Para makalimot daw sa problema. Effective naman. Nakakagago lang. Sabi dito, todo build up kay Dr. Manalo. Sabay walang kinalaman. Hindi nga siya. Titigil na sana ako sa pagpunta kay Dr. Jerome nang biglang namatay si Dr. Jerome. Ang pumalit sa kanya sa office niya ay isang babaeng psychiatrist, si Doktora Dalisay. Magaling si Doktora Dalisay. Kaya lang, nadedistract ako sa legs niya. Sexy kasi siya, Kuya Chico. Sexy talaga. As in chicas.
Yung mga tipong pag nakita mo, boom! Well, anyway, magaling mangilatis si Doktora Dalisay. Inaalam talaga niya ang ugat ng problema. Kaya mabilis niyang natutulungan ang tao. Lumalim ang pagkakakilanlan niya sa akin nung unang beses pa lang naming magkakilala. Binanggit ko lang na may problema ako sa pag-maintain ng romantic relationships. Napansin niya na hirap ako mag-open up sa isang o sa ibang tao. Sinabi niyang gagamitan na lang daw niya ng logic ang observation phase ng therapy ko. Sinabi niyang aalamin daw namin ang ugat ng problema ko sa pamamagitan ng pag-trace ng mga isasagot ko sa tanong niya. Tinanong ko kung paano yun. Kaya binigyan niya ako ng example. Tiningnan ako ni Doktora Dalisay. After mga 2 minutes, tinanong niya ako kung original daw ba yung agimat na suot ko. Ano talaga agimat? Hindi ko may pero suot agimat. Sabi ko, oo. Tinanong naman niya ako kung naniniwala ba ako sa mga pautot ng agimat. Sabi ko, medyo hindi. Kung ganun daw, ibig sabihin, bumibili ako ng mga mamahaling bagay kahit sa tingin ko wala naman itong kwenta. Okay. Sabi ko, oo. Kung ganun daw, ibig sabihin mahilig akong pumorma. Sabi ko, tama siya. Ibig sabihin daw nun, gusto kong mang-attract ng opposite sex. Sabi ko, oo. At kung ang opposite sex daw ay mga babae, ibig sabihin lalaki ako. Sabi ko, syempre. May logic ngayon sa mga. Doon ko naintindihan ang sinasabi ni Doktora na susubukan naming i-trace ang ugat ng psychological problem ko. Halimbawa lang daw yon. Pero halos ganun din ang gagawin niya sa therapy sessions ko. Ginanahan ako magpa-therapy. Nagkaroon ako ng pag-asa na maaayos ni Doktora Dalisay ang problema ko. Binala ko din na pagwala na ang commitment issues ko, liligawan ko si Doktora Dalisay. Akala ko ay ayos na ang lahat, Kuya Chico. Pero mas malaking problema pa ang sunod na dumating sa akin. Nawala yung agimat ko at wala na akong balak bumili ulit. Ibig sabihin yata nun, hindi na ako mahilig pumorma. At kung hindi na ako mahilig pumorma, ibig sabihin, ayaw ko nang mang-antrak ng opposite sex. At kung ang opposite sex ay babae, at ayaw ko ng attraction galing sa kanila, ibig sabihin bading na ako. Sana ay ma-share mo ang kwento kong ito para malaman ng iba na nakakabading ang logic. Lubos na gumagalang. Bill. Yan po ang Liham para sa umagang ito. Ang Liham kay Kuya Chico. Ba't ganun? Nalito din ako sa story.